Welcome back dito sa Just ML Buzz. And kami ang mga kasama niyo ulit sa isa pang napaka-informative na show. This show is presented by Dito Telecommunity, our newest and fastest Dito connection in the Philippines. And ako nga po pala si Lana. And kasama ko syempre ngayon ang nagbabalik na si Tokwa. Pag-usapan natin ngayon, guys, is all about MPL. MPL current ranking, MPL kill leader, MPL assist leader. Syempre ang playoffs hindi mawawala. And ang balitang mainit na mainit is yan, yung next play re-roster daw dito. So marami tayong mga chismis mamaya. Marami tayong narinig about kay Batute. Pero mamaya yan, dadaanan natin yan mga kaibigan. Pero first, syempre dumako muna tayo dito sa ating MPL PH current standings. Ayan, so nasa likod namin ngayon ni Tokwa ang ating standing after week 7 ngayong MPL season 10. Ayan, for the first seed, upper seed natin, top seed rather ng ating MPL standing mga kaibigan is Echo sitting with 23 points. Uy, kaya sila top one sila. Actually, last week ML Buzz. Kasama ko si Kyle eh. At ang top one, pre, yung Onik. Onik, PH. Oo. Yung puro rookie. Oo. Kaya ano eh. Pero again, ang susunod naman sa Echo is going to be Blacklist with 22 points. Isang point lang ang nila. And ang susunod naman doon for the third spot is going to be Omega. Pero ito yung interesting. Blacklist and Omega, pareha silang 22 points. Pero dahil doon sa ating tiebreaker rule, mga kaibigan, kaya yung Blacklist parang match point. Pero yung kaya yung Blacklist nasa second spot instead of Omega. Kahit pareha sila ng points kasi ang sabi, ang sabi kasi yung Blacklist daw meron silang better regular season performance and took the second place spot. Kaya nakuha nila yung second place spot. And for Omega naman, this is also one of the rarest instance where Omega Esports showed a dominant standing the regular season as opposed to their usual resurgence at the bottom ranks. Oh, yun pala. Oh, dalawa pala yung tatlo natin dito. Ayan. We have Onik. So, layo ng Onik ah. Top 1, top 1 to 3. Medyo malaki yung, hindi ko masama malaki, pero 1 eh. Kumbaga, ikaw tinitingala. Hindi, kasi pag palapit na kasi yung playoffs talaga eh. Talagang labasan na ng mga alas yan, men. Alam mo naman yan eh. Di ba? Talagang bukos all in. Pa-playoffs na, ano yan. Pabanguhan na yan sa eksena, mga kaibigan. Pero for our fifth place is going to be the Bren Esports and RSG. Pareha silang 18 points. Both still can aim for upper seed naman. Pero malalaman natin yan after nung remaining games, no? Yun. Yeah. Well, for another fifth spot here, since dalawa silang 18 points, usually pareho naman silang fifth spot and wala naman silang difference in terms of the spot. Both on the fifth spot will be RSG with total of 18 points. And nga pala dito Tofo, no? Next Play EVOS and TNC Pro Team are officially out of the place playoff stage. So, basta rin naging out. Yung sa buong ranking natin, yung last two teams, sila yung matatanggal sa playoff. So, with that and XP and TNC, wala din nagbago. Kasi from last week naman is sila pa rin yung nasa dulo and up until now, sila pa rin talaga yung nasa dulo. Ah, nag-research ka. Echo, isa to sa pinaka ano ko ha. Parang last week na kausap ko si Kyle, isa sa Nostra ko Blacklist, tas Echo. Tapos pre-top mo na yung Echo ngayon. Oo, kasi iba rin talaga yung ano eh. Kumbaga parang may hearsay nga na bumabalik daw sa prime si Carl TZ. Oh, well, para kasing after nung prime ni Carl TZ before, is parang medyo na-dead ng content. Isipin mo, nag-prime na siya. Bumabalik na naman. Nalobat, nag-prime ulit. Kasi pre, after Carl TZ, hindi na natanggal sa scene yung V-Wise. Oo. Kung matatandaan nyo, laging nasa prime scene natin, V-Wise, never nawala, very trending. And syempre, back-to-back champion, napaka-unstoppable. Hindi mo talaga siya matouch. Untouchable. Hindi mo talaga siya matouch.
Yun. Kasi untouchable siya. So guys, ang V-Wise eh hindi mo talaga pwedeng kahit kailan i-touch. Hindi pa rin talaga sila nawawala sa pinaka-tops. Yes. Still, yung top 2 is a good thing. Pero Omega, shocking to na mas ahead sila ngayon sa Onyx Philippines. While we know na medyo nahirapan from the past week yung ating Omega na kung magandang spot, pero I think they're in good hands ngayon with the top 3. Yes, and I mean, yung Onyx kasi, actually, from meron tayong mga news, di ba, bago mag-start yung MPL. Yeah. Tapos, bigla tayong ginulat ng Onyx eh. Pagpasok ng mga rookies, biglang, boom, boom, boom. Galing. Boom, boom, boom. Oo, hindi mo kasi kayang i-explain kung gaano, kung basta biglang lumakas yung ano eh. Oo, pre. Well. Oh, Nikki. Yung magtatapat ha, for champions ha. For championship. I mean, grand finals, yeah. Ano ako eh. Kahit yung hindi mo ina-expect, basta yung feel mo lang. Di men, ano kasi ako, Omega fanboy ako eh. Oh, alam ko naman, pre. Omega fanboy ako. At since feeling mo Omega blacklist ba? Omega blacklist to, men. Part 2. Hindi mawala yan. Well, kasi, yung Echo, nangyari na to last season eh. Oo. 'Di ba sobrang lakas sila nung group stage and even in playoffs, pero hindi nila yung parang kinapos. Yung magic kasi talaga nung Barangay Omega men eh. The Comeback Kings, 'di ba? So tingnan natin kung yung Onyx meron din silang magic na gagawin sa playoffs. Yeah. Malay natin, 'di ba? Hindi ba natin masabi kasi wala pa naman yung playoffs, mga kaibigan. Pero for Blacklist, given na kasi yan eh. Kumbaga, default na yan. Pero mapapansin niya, guys, si Blacklist with the famous OB strat. Mm-hmm. Sayang, di ko nasuot yung shirt ko na OB strat. Very, parang ganun din lang sila. Consistent lang yung game style nila. Never na iba. Ganun pa rin. Si V-Wise pa rin talaga yung pinaka-highlight sa mga games natin. Pero wala pa rin nagbabago for Blacklist. Same game style. Hindi pa rin talaga siya ganun natatalo. Last season, nag-come up short sila kasi nagpahingi yung V-Wise. Yung dalawa, yeah. So, may storya ngayon eh. May drama, men. Gustong-gusto ng mga Pinoy yan. Oh, drama! No. Pinoy. Oh, very one. Pinoy. Very Pinoy pag may drama, mga kaibigan. V-Wise, nagbabalik sa MPL. Header yun. V-Wise, nagbabalik sa MPL. Tingnan natin kung masusungkit ulit ang corona. Drama na naman. Drama yun, drama guys. Na. Drama. Alam mo, isang drama yun. Doon. Totoo, asa yung drama doon? May isa pang drama. Hindi mo pinapanggit, pre. Yung Omega. Di ba, Omega, hindi ba sila nakakasungkit ng ano? Oh. Baka ito na. Baka ito na. Kasi syempre, pre, mas maganda namang bumalik yung dalawa. Mm-hmm. Tapos doon sila maglalaban-laban ng Omega. Kaysa manalo sila nang wala yung V-Wise. May isa pang ano, may dalawa ba drama? Napakadami mong drama, pre, ha? Echo, tsaka Onyx. Mm. Actually, tatlo, RSG. Lahat yan may drama, men. Lahat yan may drama, mga kaibigan. Pero abangan natin yan sa playoffs rounds. Pero syempre, dumako naman tayo on to the next topic. Will be MPL Kill Leader na ipapa-flash natin ngayon. And syempre, for top 1, we have here, Oheb. The Filipino Sniper. Sniper, 3.93. Mm. Kaya kita nyo ba? 3.93 kill percentage. Grabe naman. Grabe naman, pre. Magpapor na. Oo nga eh. Alam mo, may drama ka na naman dyan. Hindi, mamaya pa. Pag nabanggit na lahat ng player, tsaka ako magkakaroon ng drama. Sige. Mamaya, Carl TZ, sitting with 3.89 kill percentage. So, konti lang yung nilamang ni ano. Ni Carl TZ kay Oheb. Baliktad. Konti lang yung nilamang ni paring Oheb. Kay Carl TZ. Carl TZ. Tama. So, nabanggit ka makailan ni Doggy yung kanilang pag-reboot daw. So, ano ang chismis natin dyan, Ate Lana? Well, ang sabi naman dito, syempre, from EFK Gaming, Doggy thinks Next Play Evo should reboot as its roster for next MPL PA season. Siguro, one factor dito is hindi ganun ka-solid team since based on the rankings, natanggal sila for playoffs. And next naman dito is Doggy suggests that the esport organization should scout for amateur players who are determined to join the pro scene and hungry to win. Well, ang alam natin ngayon, guys, medyo
dahil sa bagong patakaran ng MPL na binibiling slot for MPL na pagkamahal-mahal ng franchise na yan is nawalan talaga ng chance dito yung mga amateur na makasama sa pro scene. Nalala niyo ba guys yung mga araw na talaga no, ano? Day before, yung dalawang slot na pinag-aagawan ng thousands of teams. Ay, oo, yung talagang wasakan ng pangarap. Oo, pre, yung sobrang nun. Dami. Sobrang daming teams, as in parang 1,000, gano'n. Tapos ilang araw yun, tol. Dalawang slot lang sa pinakadulo. Maraming kasi, ano diba, nun eh. Maraming natanggal sa trabaho. Ano ka ba? Oo, kasi nanonood lang ng MPL, buong magdamag. Di na nagtrabaho, man. Nagtrabaho. Oo. Pero kung mababalikan natin mga araw na yun, pero sobrang masaya lang na you work very hard. Kahit dalawang slot lang, ang daming nagbabaka sakali. Ngayon kasi money talks eh, puro pera na lang eh. Basta bibiling ko na yung slot. Kaya nga nandito yung mga underground tournaments. Of course, nangunguna dyan yung Just ML, di ba? Walang katulad yung Just ML, andito guys. Andito yung mga pros. So, andito yung mga ganitong organization para i-showcase yung mga talents ng mga amateur na kailangan din talaga to voice. Nabibigyan pa rin sila ng pansin. Kumbaga, okay, franchise yung MPL. Sa amin naman yung mga amateur. So, parang ganun yung takbuhan ngayon. Pero, well, magandang ginagustong gawin ni Doggy na hindi siya nag-stay sa mga players na meron sa MPL na mag-scout ulit siya. Kasi ganito yung ginagawa ni Doggy before. Kasi I have a friend from Isabela na na-scout pa ni Doggy since amateur siya. Si Ben Cutie, if you know. Si Demon Cutie. Parang yun yung kanyang IGN before. Ben Cutie? Ano yun ah? Hindi, yun din yung nag-IGN niya. Pero parang kilala siya bilang Demon Cutie ba yun? Basta parang ganun yung IGN niya. Ah, Demon Light tata. Demon Lime? Demon Agal lang yan eh. Ah, Demon Light. Ay, iba si Demon Kite, pero hanggang ngayon meron pa rin siya eh. Iba yun yung dating player. Basta noon, nung mahilig pa mga scout si Doggy. Ha? Ayaw ko sa'yo, Kite. Basta dati may ganon. Kasi para naalala ko, si Doggy nagpo-post siya through Facebook na scouting for players, send your must be, sabi mo na 2-5 stars and up, ano yung role mo. And mas maganda yung gano'n na gagawin ni Doggy na huwag siya mag-stick up. Baka kasi hindi na naging effective. Yung kuha lang siya nakuha dun sa loob ng circle ng MPL. And I think if hindi man lang makakuha ng chance yung mga teams to get the 2 spot for the MPL, why not yung mga players na lang ang i-adapt dito ng mga teams natin. And I like what Doggy wants to do here, guys. Para sa akin, mas okay yun para, alam mo naman, kundi as a team, kahit man lang pa isa-isa, nang maka-XP naman ba yung iba, di ba? And syempre, dagdag pa ni Doggy, no since since he transitions from being a coach to a pro player, all he could do was give suggestions on how the team could improve its lineup. However, the final call or decision will still be on the management. Ika ni Doggy, close open parenthesis, batute. Oo nga eh. Sabi pa nga niya dito, Tokwa. Sana yun sa Tokwa. Tokwa. Is, baka magtanggal siya, mga paisa-isa or dalawa. Paisa-isa. Okay. Or baka dalawa, ganyan. Hindi pa rin naman sila sure since yun pa lang naman yung statement nila. Pero abangan natin na malay nyo, ganun na gagawin ni Doki, magpo-post on Facebook na LF Core, ganun, ganun di ba ka? Tapos, sarap to, pupunta ka sa kanyang bootcamp, dyan sa Pampanga, tapos may mantisahol ka, pakakainin ka, lagi kang busog. Oo, kailangan mo lang gawin, kailangan gutom ka. Manalo. Oo, kasi sabi niya, kailangan yun ang players na hungry to win. Sabi nga, ika nga dito. Eka, okay. Sorry, Tagalog kasi, ika nga dito, ano, ni Doggy. And meron pa sinabi dito, ano, na, ano yan? Kukuha daw siya ng mga very hardworking players, like as in hardworking. Talagang gutom. Very gutom. Talaga na parang mga aspiring pro players. Amateur. Parang sa mga caster natin dyan na very, ano talaga, in terms of gutom na gutom sa work. So, but grind is real. Kumbaga, the grind is real, mga kaibigan. Pero of course, malalaman pa natin ang mga susunod na desisyon ng NXPE and of course from Doggy, makikita natin yan sa susunod na Just ML Buzz, mga kaibigan. Pero, meron pa tayong pag-uusapan. Meron pa. Siyempre again, yung about sa next player roster natin guys, it's from ASKgaming.com. Doon namin nakuha yung source about this information. So baka parang mas credible lang ang ating Just ML Buzz. Hindi ito chismis lang. Meron po kaming source talaga. Pero moving on,
For saka our... dagdag ko lang kasi nag-English kami, so binasa lang namin. Kasi kung Tagalog yon, sa aming galing yon. Pero kung English, binasa lang namin. Pero may mga tinagalog ako dun. Ay, may ba? Tinranslate ko lang. Ay. Sabi niya, yung gutom, manalo, sabi ko. Yung hunger to win. Hungry? Ah, hungry ba? Hindi. Hunger to win. Wag na, okay, pero sige. Next. Next na tayo. So, ang susunod nating pag-uusapan is going to be the MLBB stars featured in 100 most powerful people in the Philippines. Wow. Makapangyarihan. Oh, saang source muna yan, pre? AFK Gaming. AFK Gaming. Nako, hindi nagbabasa ng script si Hoy, nagbabasa ako. Si Maring Lana. Pero again, ang sabi .com. Yes, ang sabi dito, V-Wise Duo and Doggy are among the 100 most powerful people in the Philippines. Isipin mo 'yun. Kasama kasi 100% eh. Maraming ano diyan, maraming ma-influensyang tao diyan, nandiyan si Lakong. Diyan si Lakong TV. Oh, si Lalodja. Lalodja. Marami pang iba. Sino pa? Basta madami. Madami, 100 din. Oh, 100 din dito. Eh di 103 na sila. Hindi, kasi... joke lang, guys. Napakamot eh. Pero, well, bago okay. Ating kasama sa loob ng 100 most powerful people in the Philippines, ay ang nasali po this time si Oh My Venus, si Doggy or si Batute, at yung nasa likod ay, syempre, walang iba kundi si... Wise. Feeling ko pero kasali. Pero parang kasali ko dyan, pre. Task ko pa ng konti to, task ko pa ng konti. 100 most powerful people in the Philippines. Top Tokwa, Wise, Venus, Batute, and... Uy, di ka kasali. Ay. Yan. Lana. Yan. And okay. That's it. For another information, ngayong dito sa ating Joss ML Buzz. And syempre, dumako naman tayo sa ating next event naman. Ito na. Ng Joss ML. Next month, mangyayari ito guys, ang ating Joss ML Female Cup Season number 3 and ang ating prize pool tinatakpan wait lang, na naman. Wait lang, kailangan kasi may, may drum roll. Ang ating prize pool ay total of 70,000 pesos. Mali pala daw. Pero anyway guys, registration is still up October 16 to October 2. So sa mga kahit sino, basta puro babae po na isang team. Marami pa tayong aasahan ulit sa next episode ng Just ML Buzz. Eh syempre, tumutok lang kayo. No? Kami ang nakasama nyo. I know you've together kayo ngayong segment dati na to. Ako nga po pala sila na together with Tokwa. And this is Just ML Buzz.